kung medyo matagal-tagal ka na rin nagma-mountain bike tapos dumating na sa punto na naisipan mo na magpalit ng tires or mag-upgrade ng gulong sa mountain bike mo, para sa iyo yung video na to. Ngayon magpapalit ka na ng gulong, andyan na yung mamimili ka kung ano na ba yung mas priority mo. Kung mas kailangan mo ba ng traction sa gulong mo or lower rolling resistance. Yung mga tires na mataas yung traction o kapit sa lupa, sa trail, nagiging parang mas mabilis ka kasi mas kampante kayo, mas panatag ka. Pero kung bilis talaga, ang mas gusto mo, mas trip mo, ang kailangan mo i-consider yung tires na lower rolling resistance. Kaya lang, masasacrifice nun yung grip o yung kapit. So yun din yung parang pinagpipilian eh kung magpapalit ka ng tires. Sa ganito din, parang dito mo na din maiisipan na mag-tubeless eh. Kasi yung tubeless, may mga advantages din yan na mas konti na yung flats mo. Hindi naman sinasabi na hindi ka na mapa-flat kung naka-tubeless ka. Pero mas konti yung chance na mapa-flat ka kasi may sealant sa loob na magsisil dun sa butas na tumusok sa gulong mo. Hindi basta-basta sisingaw yung hangin. Dahil nga doon sa sealant, wala na nung finch flat kasi wala nang inner tube na ipipinch sa loob, di ba? Okay lang kung mababa lang yung tire pressure na ikarga mo dun sa gulong na magagawa mo lang talaga kung naka-tubeless ka. Tapos, eto pa, mas magaan kung mag-upgrade ka ng bagong tires kesa doon sa stock tires na nakakabit doon sa bike. Mangyayari dyan, kung magpapalit ka ng mas magandang tires kesa sa stock setup ng bike mo, mas magaan yun. Lalo kung halimbawa folding na tires yung gagamitin mo, mas magaan. Na kahit sabihin mo na grams lang yung diferensya nila. Times 3 naman yung katumbasan kasi rotational weight yun eh, na mas konti yung effort or energy na kailangan mong gamitin para mapaikot mo yun, mapandar mo yung bike. Kung mas magaan yun. Pero bago natin simulan yung pagpili ng mga tires, balikan muna natin yung mga iba't ibang terminologies sa ICS dun sa mga tires na yan. Pero na-discuss ko na yan dati sa previous video ko, yung usapang gulong, usapang tires. Kung di nyo pa yung napapanood, panoodin nyo na lang din. Ang pinakaunang size na dapat alam nyo is yung size ng gulong ng bike nyo. Kung 26er yan, 27.5 o 29er na mountain bike yung gamit nyo. Makita mo yun sa bike mo, dun sa mismong gulong, pwede mo makita dun kung 26er yan, 27.5 o 29er. Kaya kung alam mo na yun, dun naman tayo sa lapad ng tires. Hindi lang kasi yun yung size ng tires eh. Meron pa, bukod dun sa mismong diameter ng gulong, meron pang yung lapad kung gaano siya kataba. Yun yung lapad sa tires. Na sa mga cross-country na mountain bikes, karaniwan dyan, nasa 1.95 hanggang 2.25 kanin yung mga tires na akma para sa cross-country riding. Para sa mga trail at all-mountain naman na mga MTB, nasa 2.25 hanggang 2.4 na lapad yung mga tires na ginagamit para dun. Dun naman sa mga downhill bikes, ito na yung mga 2.5 pataas. Hindi na yung mga talagang aggressive na mga bikes. Tapos, sinit ko na lang din yung mga pang fat bikes na karaniwan sa mga fat bikes, 3.7 hanggang 5 inches. Ganun kataba yung sa mga fat bike. Ano bang benefits ng mga mas malapad na mga gulong? Yung mga malalapad na mga gulong, mas mabigat yan siyempre kasi malapad eh. Pero mas maganda yung kapit ng mga ganyang klase ng gulong. Ang nangyayari, ginagawa sa rider, mas nabibigyan ng confidence yung rider kasi mas kampante yung rider na. Yung gulong na to, hindi basta-basta dudulas, maganda yung kapit. Yung mga ganitong klaseng tires din, mas mataas yung air volume na pwedeng malagay sa kanya. Nang nagagawa na, mas maganda yung parang pag-absorb niya sa mga bumps kung mas marami yung air volume sa loob. Yung mga ganitong klaseng malalapad na tires, pwede mo siyang gamitin sa stock rims mo na kahit hindi makapal yung rims, okay lang. Pero pwede rin na kukuha ka ng malapad na rims tapos lalagyan mo ng malapad na tires. Mas okay yun. Mangyari dun, mas lalapad palalo yung gulong pag ganun yung ginawa mong setup. Pero kaya lang, ang isang ano dito, dapat ma-check mo kung pwede ba sa frame mo yung malapad na gulong na rims na combo, yung mas malapad na tires, kung may clearance pa, kung kakasya pa. Isa yun sa dapat mo muna i-consider. Dapat talaga, pag pipili ka ng tires na gagamitin na ilalagay sa bike mo, akma yun sa kung anong klase ng riding style or mountain bike discipline yung ginagawa mo. Kasi wala namang isang gulong na talagang sa lahat ng aspeto, nakakaangat siya. Pass rolling, pero maganda yung kapit. Yung ganun, walang isang perfectong gulong eh. Dapat talaga, mapili mo na lang kung ano yung tire na pasok, kung anong klase ng riding style yung ginagawa mo. Kapag cross country, mas priority na yung climbing efficiency na dapat magaan lang siyang iahon, ipang-ahon sa mga akyatan. Madali pa din siyang mapagulong. Mas priority yan kesa sa traction or sa tibay ng gulong. Kaya dapat yung gulong na hanapin mo is magaan tapos fast rolling. Karaniwan sa mga gulong, makita mo na swak sa ganun. Maliliit lang yung mga lugs, tapos malalaki din yung mga spaces. Dito, meron ako ditong Icon, Ardent, Aspen, Beaver.
Itong mga tires na tingin ko, ito yung swak na gamitin kung XC ka, kung cross-country riding yung ginagawa mo. Ito, personally, na-testing ko na, na-try ko na, kasi yung stock tires nung MTB ko, Icon yun. Kaya lang hindi yung gantong lapad. Yung 2.2 lang. Sa Icon kasi meron ka pwedeng mapagpilihan kung gusto mo ng mas malapad, meron siyang 2.35 na variant. Pero kung cross-country use, mas swak doon na gamitin yung 2.2 na lapad ng Maxxis Icon. Kung mapapansin nyo dito, mas maliliit lang yung mga lugs nyo. Tapos, malalaki pa yung spaces. Pag ganito, pass rolling, mabilis umikot, mabilis gumulong. So, kung kahit anong klase ng kalsada, kahit off-road or paved roads, hindi makulat dalim. Galing nyo sa Icon. Tapos, ito namang Ardent, 2.25. Natesting ko na yung Ardent na 2.4. Yun naman, malapad yun. Pero, kung XC usage lang talaga, 2.25. Sapat na dito sa Ardent. Medyo mas malaki yung lugs niya dito sa gitna. Pero malalaki pa rin naman yung spaces. Tapos maliliit din. Etong Ardent medyo mas ano to eh. Mas magandang gamitin sa trails. Kung more on trails ka na XC, Ardent. Tapos ito namang Aspen, medyo maliliit yung mga lugs niya. Hindi ganun katataas. Tapos malalaki pa rin yung spaces. 2.10 naman yung lapad nito. Tingin ko magandang all-around tires din. Etong Maxxis Aspen. Ito namang Maxxis Beaver 2.0 lang. Medyo manipis kung ikukumpara mo sa mga to. Tapos malalaki yung spaces. Sa pattern niya dito, mukhang all-around tires pa din naman siya na kahit off-road, ayos lang gamitin. Kung paved roads, hindi ka naman mahirapan dalhin. Hindi ka mahirapan na iahon yung mga to. Kung trail riding, mas maganda kung all-around yung tires na maganda sa pocket, maganda din sa bababa. Parang mamimili ka din yung kung ano ba yung balance na sakto lang sa ganda ng traction, sakto lang din sa rolling resistance. Pipili ka ng tire na parang may moderate level lang sa traction, sa durability, at dun sa rolling efficiency. Parang kung ano yung mga nasa bandang gitna lang nun. Iyon yung pwede mong mapagpilian ng mga tires. Kung mahalaga sa'yo parehas na magandang iakyat, magandang ilusong na ganong klase ng mga tires. Kung all mountain naman, kahit na pipidal ko ba din, pocket, di ba? Pero mas pinaka-priority nun eh, yung sa mga descent, sa mga pababa. Kailangan mo ng tire na maganda yung kapit, lalo sa mga mabibilis na mga liko, at kayang-kayang i-handle yung mga impact, mga moderate impact nung trail. Ang mga tires na hanapin mo doon is yung medyo malalaki, yung mga lugs. Meron tayo dito ng tatlong Maxxis tires na tingin ko ito yung swak para doon. Yung Maxxis Tomahawk na 2.30 yung lapad. Maxxis High Roller 2 na 2.30 din. At Maxxis Ardent na 2.4 naman. Pagdating sa mga ganitong tires na, mapapansin nyo, sa sidewall, may nakalagay na Exo Protection. Kasi yung Exo Protection, sa mga Maxxis, yun yung tawag sa tech. Na ibig sabihin, yung tires na yan, mas matibay kumpara dun sa ibang Maxxis tires din na walang Exo Protection. So kung bubugbugin mo siya sa trails, okay lang, kaya-kaya, mas tatagal yung tires. Hindi basta-basta bibigyan, hindi masisira. Itong Maxxis Tomahawk, medyo malalaki dito sa gilid. Ganyan din, yung High Roller, malalaki din. Yung Ardent, malalaki din. Tapos malalapad na silang lahat. 2.3, 2.4. So malalapad. Kung trail riding all mountain, ito yung tingin ko na swak para doon. For downhill riding naman, hindi mo naman kailangan na pumadyak. May hahatak naman sa'yo paakyat. Basta doon ka lang sa taas magsisimula pag ganyan na mga downhill riding. So kailangan mo dyan, yung mga burly talaga ng mga tires. Malalapad tapos kayang-kayang mag-handle ng abuse nung kung ano yung terrain ng mga pang downhill, pati yung mga drop. Meron tayo dito yung tatlong tires na ito yung nakikita ko sa iba eh, sa mga downhill riders na common. Kahit sa mga enduro riders, ganito rin yung nakikita ko ang set of tires na ginagamit nila. Minion DHF, Minion DHR 2, tapos may Minion DHF din dito. Itong dalawang DHF na to, itong isa, 2.5, ito may isa, 2.3. Mas malapad to, kesa dito. Pero sa tread pattern nila, parehas lang. Parehas lang sila ng tread pattern. Tapos, DHR 2 na 2.3 din. Yung mga ganito, yung DHF, DH, ato, DH, ibig sabihin, downhill. Tapos yung F, front, yung R, rear. So, yun yung alam ko. Ito yung common na ginagamit nila. Yung style o design nung knobs, yung mga lugs, yung pwesto nun, iba-iba yan sa bawat mga tires, sa mga nabi tires. Magkakaiba yun. Na depende sa design, naapektuhan din nun kung ano yung magiging performance nung tire o nung gulong. Depende sa terrain na paggagamitan mo sa kanya. Kapag malalaki yung mga knobs, yung mga bukol, tapos malalaki din yung mga space, ganito yung mga klase ng tires na magandang gamitin dun sa malambot na lupa, mga potek, dun yung magandang gamitin. Yun namang maliliit, tapos maliliit din yung space na mga lugs ng mga knobs. Ito naman yung okay lang, saktuhan lang nakapit, pero mababa yung rolling resistance niya. Kaya mas mabilis siya na mas magaan siyang paikutin. Yun naman medyo parang nakaparampa yung style ng mga knobs.
tabs. Nakaraniwan nasa gitna ng mismong gulong. Kapag gano'n naman daw yung design, mas mababa din yung rolling resistance, kaya mas mabilis din siya. Yung namang side lugs o yung mga bukol dun sa gilid ng gulong, na karaniwan malalaki, di ba? Nakatulong naman yun para sa kapit sa mga liko-liko. Ito naman yung mga tips na para sa pagbili na talaga. So kung bibili ka na ng tires, magsimula ka sa isang set ng tires talaga. Pares yung bili mo. Kasi although pwede ka nga mag-mix match ng mga tires, pero mas pinaka-safe pa din na choice na option is pares yung bibili mo. Na parehas lang, harap tsaka likod. Tapos i-prioritize mo lang kung ano ba yung klase ng rides na ginagawa mo. Kung ano yung swak para doon. Mas kalauna sa mo lang naman may isipan na mag-mix and match ng mga gulong eh. Kapag alam mo na. Kung kasi parang personal preference nila ng mga riders eh, kung ano yung mas nagandaan sila na tire na gamitin. Depende kasi sa rider eh. May mga riders na gusto na makapit yung unahan. Meron namang mga riders na gusto na parehas lang na maganda yung kapit. Makukuha mo yan kapag nag-experiment ka sa paggamit sa mga tires. Doon mo lang maano yan. So yun yung mga tungkol sa mga MTB tires. Kung namimili kayo sa Maxxis, napakadami yung pwede mapagpilian. Sa website ng Maxxis, pwede nyo tingnan yung iba't ibang klase ng mga tires na meron sila. Depende sa kung anong klase ng bike meron ka, kung anong klase ng riding yung ginagawa mo. Nandun, may guide ka na pwedeng tingnan na ikakategorize naman nila yung bawat tires. Depende sa kung ano yung advantage ng isang tires. So, nasa rider, mapipili mo din dun kung ano yung tires na sakto sa'yo. Nandito ako ngayon sa showroom ng Neo Sigma PH. Sila kasi yung distributor ng Maxxis tires dito sa Pilipinas. Kaya natingnan natin yung mga Maxxis na meron sila dito sa display. Like, comment, and subscribe. Like kung nagustuhan niyo yung video na to. Comment kung may tanong kayo, requests, or suggestions. Post nyo na sa comment section sa baba. Kung ano yung Maxxis tires na ginagamit nyo. Kung naka-Maxxis kayo, anong setup nyo, anong bike nyo, anong klase ng ride na ginagawa nyo. Share nyo sa amin sa comment section. Post mo yan. Pag-usapan natin yan. Subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe dahil marami pa tayong bike videos na i-upload. Kitas na lang sa mga susunod na videos. Bati na lang sa daan. Ride safe mga kapadyak.